Canvas String Bag. Turo ko ngayon ng diskarte kung paano ako mag-print sa ganito. Probe! Printer, magandang gabi dyan! Sir Ton, tuturo naman tayo ngayon, digital printing. Okay. Kung first time nyo po sa channel na ito, click nyo lang yung subscribe button together with na notification bell para lagi kayong updated sa mga ilalabas nating tutorial videos. Okay? So for tonight, ang i-discuss ko is ito. This is a canvas string bag. Okay? Ito yung backpack or so na ginagawa natin. Drawstring bag kung tawagin. Okay? So, ito, syempre, suit mo sa likod. Split mo. May different sizes to. Okay? This one is a 12x14, may 14x16, 13x15, etc. No? Depende kung ano ipapakustomize. Now, yung iba nagtatanong, Sir Ton, paano ka mag-print sa string bag? Kasi yung iba, nasusunugan ng string o ng tali. Tapos, hindi solid yung print, hindi maganda, or nagsha-shadow. Okay? So, ituro ko ngayon kung paano ako nag-print ng string bag or ng canvas string bag. Particular tela is canvas kasi. Okay? Tara, let's! Always check yung paligid ng printout. So, sa akin, kinakat ko yan para walang unwanted inks or unwanted print. Kapag kasi hindi mo nilinis yung paligid, hindi mo kinat out, baka may sumabit na ink dun sa gilid ng papel, magiging error yon, magpiprint yon dun sa image mo or dun sa substrate. So, mahirap yon. So, make sure na tinanggal yung paligid ng sublie paper. So, salang na natin sa heat press yung canvas na string bag. Tinanggal natin yung tali para iwas sunog. See? Lalo na sa ganitong klase ng tali, this is a nylon, malulusaw to sa heat press, no? So, nilibre natin siya, tinanggal natin sa ilalim. Pag nilapat, meron akong foam dito para pantay na pantay yung pagkakapress kasi meron yan sa loob na tahi. Okay? Yung tahi niyan sa loob ay uumbok sa gilid, sa sides. Okay? So, nilalagyan ko ng foam para dun siya lalaro. Okay? Pag sinalang ngayon yan, make sure na nakaiwas yung ilalim, yung pinakabibig nung bag. Iiwas nyo sa ilalim para hindi tamaan nung plate. Okay? Kasi uumbok to, hindi papantay ang print. At the same time, nandito sa loob yung tali niya o yung string, baka malusaw. Okay? Yung part na nilagyan mo ng coating, matigas yon.
So yun yung nandun sa ibabaw, yun yung lalagyan ng print. Ang iba, kapag naglalagay ng coating, sinasampay muna, pinapatuyo, o kaya ginagamitan ng blower. Yung iba naman, pagkalagay ng coating, sa heat press pinapatuyo. Hindi ko ginagawa yon kasi sayang naman yung coating. Mag-evaporate lang. So ang ginagawa ko, pagka-spray, pinapatuyo ko muna, sinasampay ko. No, air dry lang. Kasi kung maramihan naman ang gawa mo, spray ka ng spray, sampay, tapos patuyuin mo, hayaan mo siya matuyo, 10 to 15 minutes, tapos saka mo siya i-press sunod-sunod, no? So this one, kailangan syempre ng pre-press, lagi yan, 3 to 5 seconds, this is 200 degrees Celsius, okay? Yan. Mainit. Ito yung design na ilalagay ko dito. Naka-mirror, since sabli yan. Lapag. Sukat. Okay, sa sides. By the way, sa string bag kasi, since pag hinatak mo yan, lilit yung space na kita. So, hindi advisable na masyadong malaki yung design. Maliit lang okay na, tapos naka-centered. No? Yung iba, binababa ng konti kasi pag hinatak mo to dito sa itaas, liliit yung distance dito, liliit yung spasyo niya na makikita. So binababa ng konti yung design. Pwede kayong maglagay ng Teflon sa ibabaw o kaya tape. Ako, hindi ako naglalagay ng Teflon na kasi may built-in na akong Teflon. So ayan ko na lang kasi minsan nagiging cost din yon para mag-shadow or mag-error yung print. Pag gumalaw yung Teflon, damay niya pati yung sabli paper, kaya nawawala sa alignment. Nasisira yung print. So, lagay na natin to. Okay. Then, ganun din yung settings. 200 degrees by 20 seconds lang sa akin. Che-check nyo palagi yung heat press nyo kung ilan ng settings, no? Sa iba kasi 200 degrees 30 seconds. Yung iba nagpo 40 seconds pa. Ito, subok ko na to sa 200 degrees by 20 seconds lang. Solve na ako. Okay? Okay. Oh, di ba? Solve. So, ito na yung press niya ngayon. Linaw, no? Wala kang shadow na may experience kasi hindi gumalaw yung sabli paper mo. Okay, so this is the print on a canvas with sabli coating. Mas maganda na may coating ka para malinaw na malinaw yung print mo. Okay? Ayan, no? Oh, malapit, malayo. Okay, so this one, papalamigin na lang, tapos kakabit na yung string. So ready na yan. Pwede mo nang i-packaging. And mapapansin nyo rin, hindi masyadong magdidilaw yung fabric, hindi masyadong yellowish. Okay? Probe. As you can see, solid ang print natin. Siyempre, may sabli coating. Yun yung kagandahan talaga ng sabli coating sa canvas na tela. Okay? Now, kanina, after ma-press, hindi mo na kinabit yung string kasi nga mainit pa. Okay? Lagi nyong isasalang-alang yung string. Kasi kung mabibili nyo ang string bag sa provider o sa mga supplier, nakakabit na yung string niyan. Okay, so kayo na lang muna ang magtatanggal. Tanggalin niyo muna yung string para maiwas siya dun sa heat plate. Yun yung nagiging cause kung bakit siya nasusunog. And yung ginamit natin, meron akong foam wherein yun yung magiging sapin sa ilalim para
yung lapat ng tela is flat na flat. Doon kasi lalaro yung tela sa foam na yun. Okay, para maiwasan din yung uneven na surface pag nag-press o nag-plate. Minsan kasi may part na malabo, may part na malinaw. Ibig sabihin nun, hindi pantay yung pagkakalapat ng heat plate nyo sa tela. Okay? Solid na to. Tol, meron ka ng yan. Sword mo na sa likod. String bag. Maliit sa akin to, syempre. Maliit yung size na to. May ibang size naman yan, no? Para sa malalaki. Perfect giveaway din sa mga maghahanap ng string bag. Napapalitan yung kulay, no? Nare-request naman yan. Or pag in-order nyo, papakustomize. Depende sa kulay ng tali or ng string na ipapalagay nyo. Okay? So, this one kasi is white. Meron niya itim, blue, red, etc. Probe. Kung nagustuhan nyo po yung video na ito, click nyo lang yung like button and sama nyo na rin yung subscribe dyan sa gilid together with the notification bell para lagi po kayong updated sa mga next tutorial videos pa natin. Okay? Kung may comment, suggestion, request, lagay nyo lang dyan para alam ko kung ano yung susunod natin i-content. Okay? Maraming salamat sa panonood. Thank you. Ingat kayo lang. Bye-bye.